Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa Christian Foundation. At ang topic po natin ngayong araw na ito ay ang Doctrine of Man o tungkol sa sangkatauhan. Bakit po tayo nilikha ng Diyos? Para saan? At ano po ba ang ating patutunguhan? Ano po ang purpose ng God, no, for creating us? So yan po ang ating mga pag-aaralan. Pero bago po tayo magsimula sa pag-aaral ng topic na ito, meron po tayong mga review questions na tungkol dun sa pinag-aralan natin nung nakaraan, which is si Jesucristo, no? Si Jesus Christ. So una, sagutin niyo po ito sa inyong small group kung nasa klase kayo. Paki-describe o ipaliwanag niyo sa sarili niyong words, no, salita, ang incarnation ni Christ, so, yung pagiging tao niya. Bakit po yan importante at paano nangyari yan? No? At yung pagkatao ba ni Jesus, nawala ang kanyang pagka-Diyos? No? So, paki-describe na lang. At dun po sa mga nag-aaral na mag-isa lang, pakisulat niyo po ang sagot sa papel at pakibigay niyo ulit sa inyong facilitator or teacher. So, pangalawang tanong, bakit si Jesus ang tanging pwedeng makapagligtas sa atin, sa ating kasalanan at yung parusang kamatayan? Bakit wala nang iba ba siya? At bakit siya pa, no, na Diyos na nagsakatawang tao? So, bibigyan namin kayo ng ilang minuto para sagutin ang mga tanong na ito. At pagkatapos ay magsisimula tayo sa ating bagong pag-aaral. So, yung facilitator can pause, no, the video. So, umpisahan po natin ang ating bagong topic, Doctrine of Man. So, excited ako sa topic na to. Marami po tayong matututunan. Sino nga bang tao at bakit tayo nilikha ng Diyos? Now, para masagot natin ang tanong na yan, kailangan puntahan natin yung Genesis kasi yun ang nagpapaliwanag ng simula ng lahat ng bagay, kasama na rin ang tao. So again, babasahin ko sa English kung meron kayong Tagalog Bible. Sundan nyo na lang po ako. So sa Genesis 2, actually verse 26 hanggang 28. Then God said, "Let us make man, mankind, in our image." No, sabi dyan, "Let us make man." Ibig sabihin, may kausap ang Diyos, no? So sa, and this is in the second chapter, nasa second chapter ng Genesis. Nagpapahiwatig na may Trinity, no, na may tatlong persona na sama-sama nagdedesisyon, no, kung ano ang gagawin, no, sa sangkatauhan at sa paglikha, no, sa creation. So, sabi ng ganun ng God, they were talking to each other, no, "Let us make man in our image according to our likeness. And let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky, over the livestock and over all the earth and over every crawling thing that crawls on the earth." So, kung binasa nyo o natatandaan nyo yung chapter 1 and 2 ng Genesis, kung saan niya nilikha ang araw, ang bituin, ang dagat, no, mga hayop, kabilang na yung mga ibon, no, na lumilipad, mga isda sa dagat, lahat ay sinalita niya. Pero ito pong tao, nung ginawa niya, ay ginamit niya ang kanyang kamay, no? Minolde niya si Adan at si Eva, kinuha niya yung ribs ni Adam, no? At hiningahan niya ng breath of life, no? At ang tao lamang ang sinabi ng Diyos na gawin natin siyang kawangis natin, no? Kawangis ng Diyos. Yung pong mga hayop at iba pang nilikha ng Diyos ay hindi nilikha na kawangis ng Diyos. Kaya masasabi natin na ang tao po ay iba sa lahat ng nilikha ng Diyos at mas mataas at mas importante sa mata ng Diyos. Kasi tao lamang ang pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tao lamang ang nananalangin, ang nagsisik ng God. Wala pong hayop o anumang creature, no, na merong kakayahan na makilala ang Diyos at magkaroon ng relasyon sa Kanya.
So sabi sa verse 27, so God created man in his own image, kawangis niya. In the image of God, he created him, male and female, he created them. So dalawa pong kasarian lamang ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae. Meron nga nagsabi, si Adam and Eve, hindi daw si Adam and Steve. So babae at lalaki, bakit? Sabi niya, and he blessed them, sabi ng Bible, God blessed them and he said to them, be fruitful and multiply. So isa sa importanteng purpose kung bakit gumawa ng lalaki at babae ang Diyos ay para sa procreation, para magkaanak sila, dumami ang tao sa mundo. So yun ang unang utos niya sa tao, be fruitful and multiply and fill the earth. So basically, gumawa kayo ng maraming babies. And subdue it, and rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. So yung pangalawang utos sa kanila, yung una, magparami kayo. Yung pangalawa, ay alagaan nyo ang aking, yung ibang creatures, no? Yung mga ibon, mga isda, at lahat ng nabubuhay, no? Sa ibabaw ng lupa. So, summarize natin. Makita natin ang tao ay hindi po nag-evolve, no? Kagaya ng tinuturo sa atin sa eskwelahan o ng science na ang tao ay aksidente lamang, no? Nagbabangga ang mga molecules at billions and millions and billions of years later, simula sa simple creature ay naging complex, no? Na nagsimula sa isang single cell organism, after many years naging tao, or tapos naging hayop. Anyway, so saliwa siya sa turo sa Bible na ang tao, kagaya rin ng mga hayop at mga halaman, ay nilikha ng Diyos separately. Sabi nga ganun paulit-ulit, and God made each of them after its kind. Ibig sabihin, yung mga asong ginawa ng Diyos, iba-iba lang yung itsura, pero aso pa rin. Ganon din yung mga halaman, no? Iba-iba yung itsura, halaman. Ganon din yung tao, iba-ibang itsura, tao pa rin. Pero yung tao, hindi siya yung galing sa hayop. O yung hayop galing sa kung saan. So, again, ang kailangan nating i-underline, ang turo ng Bible, tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi tayo aksidente. At tayo po ay kaiba sa animal world. Sabi ko nga kanina, tao lamang ang tanging nilikha ng Diyos na kawangis niya, wala pong iba. At binigyan niya tayo ng kakayahan na makilala siya at magkaroon ng relasyon sa kanya. Pero, si Adan at si Eva, nung bagong gawa pa lang sila, they were both in a state of untested holiness and probation. Ano pong ibig sabihin nito? Now, ang ibig po sabihin niyan, si Adan at si Eva was in a state of moral purity that was unconfirmed. Sila po ay banal, inosente. Wala silang malay sa masama at sa kasalanan. Yung holiness nila ay sinasabing nasa state of probation, untested and probation. Ibig sabihin, holy ba sila? Paano mo matetest na banal nga siya kung walang pagkakataon na ma-prove nila na sila nga ay holy or righteous, di ba? So parang sa trabaho, nung nagtrabaho ako na isa sa una kong trabaho ay bookkeeping, no? So yung first few weeks I was under probation kasi tinitignan muna ako ng boss. Tinitignan niya kung kaya kong gawin yung trabaho, marunong ba nga ba akong bookkeeping, ganun. So ganun din si Adan, banal siya. Paano natin malalaman na banal siya? Kasi lahat ng nilikha ng Diyos, sabi sa most of chapter 1 and 2 ng Genesis, was good. No, God said, let there be light.
let there be fish in the sea, and it was very good. No, ganun din ang nilikha ng Diyos si Adan. It was very good. Wala siyang flow. Ibig sabihin, walang mali, no? Or walang problema. Lahat ng parte nag-perfect. Yan. At including yung kanilang condition, yung spiritual condition nila. They were, Adam and Eve were really good. They were perfect. But, kailangan i-test, no, yung kanilang holiness. So, kung hindi sana nagkasala si Adan at si Eva, na-prove, yun, na gagrumaduate sila sa probation, na-prove yung kanilang holiness, kanilang pagkabanal. At kung na-prove nga nila na sila'y banal, dahil binigyan sila ng test ng God, nakapasa sila, hindi siguro sila mamamatay. No? Although, hindi sinabi ng Bible. So, ang Diyos, binigyan niya si Adan ng free will, ng kakayahan na gumawa ng desisyon, no? Pumili. Pwede siyang sumunod sa Diyos o hindi. Kung susunod siya sa Diyos, makukonfirm ang kanyang holiness. Pero kung magkakasala siya, ibig sabihin, bagsak siya sa test, no? Kumbaga sa probation, na patunayan na hindi mo pala kayang gawin yung trabaho mo, pwede kang matanggal uli sa trabaho. Ganun. So, Adam sa kasamaang palad, pinili niya yung kasalanan. No? At yung pagpili niya ay dala ng kanyang ano, yung free will niya. So, isa pong dapat nating i-note, no? Na maintindihan, si Adan lamang at si Eva, ang tanging tao, silang dalawa, ang meron talagang free will. In the sense na, pwede silang mamili o gumawa ng desisyon na hindi naiimpluensyahan ng sin nature. Now, after ni Adan at ni Eva, lahat ng naging anak nila, katulad natin, namana natin yung kasalanan, no? Na nanggaling sa kanila nung nag-disobey sila sa Diyos. So, lahat po ng sangkatauhan na nabuhay after Adam and Eve hanggang sa henerasyon natin, in a sense, hindi tayo free kasi mayroon tayong sin nature na nagbubuyo sa atin na magkasala. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Wretched man that I am, sabi niya. And he said, meron kasing ano, ibang power sa katawan ko. No, nagbubuyo sa kanya na gumawa ng kasalanan. Tapos of course, yung ending ng kanyang lament, ay buti na lang nandyan si Jesus, no, na siya ang nagbigay ng solusyon sa problema natin sa sin. Nakuha niyo ba? Si Adan tsaka si Eva, wala silang sin nature eh. So yung desisyon nila na sumunod sa Diyos o hindi sumunod sa Kanya ay hindi binuyo, no, or inimpluensyahan ng sin nature. In that sense, meron silang tunay silang merong free will. Tayo, wala tayong absolute free will kasi nasa DNA na natin yung kasalanan. So, one who is on probation is being tested to find out what he's really like. Diba? Kaya ka nasa probation kasi tinitignan, gustong malaman kung anong klase kang gagawa or tao. Ganon din si Adan, ano? Saka si Eva. No, they were under probation in a sense na kailangan muna nilang i-prove na sila nga ay banal, you know, by making the right choice. Kaso nga, mali yung kanilang naging decision. Kaya nga eh, kung kahit hindi kasi sinabi ng Bible, pero pwede nating i-assume na kung hindi sana sila nagkasala, they likely would not have died. Hindi sila sana mamamatay. They would live eternally. They would have eternally maintained their holy condition. So, magiging silang, yun naman talagang original na pakay ng Diyos, no? Na tayo ay hindi nakaka-experience ng death. Remember, ang kamatayan ay dala lamang ng kasalanan.
Siguro makakatulong, no, pag tinignan natin tong susunod na ano na slide. Ano ba yung sinasabi natin tungkol sa free will? No, bago nagkasala si Adan at si Eva, righteous sila, no, holy. Pero pwede silang magkasala, no? So posible silang mag-sin. Nung nagkasala na sila, ang tao, no, kung ang tao after the fall, of course, ibig sabihin ng anak na sila, marami ng anak. So yung mga hindi ligtas, dahil dun sa namana nating kasalanan kay Adan, we became unrighteous. Pagkapanganak pa lang natin, ay sabing ganun, ay pinanganak tayong may kasalanan na, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. No? Merong verse na makikita natin mamaya. So we were man is unrighteous before salvation, na bago ka naging Christian, unrighteous ka, and you are unable not to sin. No? Nakuha niyo yun? So yung mga hindi saved, unrighteous dahil dun sa naman ng kasalanan kay Adan, at wala rin silang laban dun sa sin nature na nasa kanila. No? Kaya nga yung bata, yung pamangking kong 3 years old, hindi naman namin tinuruan, pero pagka meron siyang ginawang kalokohan, pag tinanong mo, sinong nagkalat dito? Ang tinuturo niya, yung pinsan niyang wala naman dito sa bahay. Sino nagturo sa kanya magsinungaling, no? So, makikita natin yung meron talagang puwersa or influence sa buhay natin na nagbubuyo sa atin na magsinungaling, na maging selfish, no, yung mga bata. I-share mo yung pagkain mo, sasabihin nila, no, iiyak, gano'n. O yung toys, ayaw nila mag-share. So, sino nagturo sa atin maging selfish, na maging magsinungaling? Just comes out of us naturally. No? So, again, si Adan tsaka si Eva, righteous sila, pero pwede silang magkasala. Ang tao naman na hindi saved ay unrighteous dahil naman na yung kasalanan ni Adan at ni Eva, at wala siyang kapangyarihan na pigilin ang kasalanan. No? Nature mo yun eh. After salvation, pag na-save ka na, pero bago ka mag-glorify, ibig sabihin habang nabubuhay ka dito sa mundo, so ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung mga Kristiyano, no? You are righteous, dahil suot mo na yung righteousness ni Christ. But, pwede kang hindi magkasala. Pwede. Hindi sinasabing hindi ka na magkakasala. Pwede ka nang hindi magkasala. Kaya nga sabi ni Paul, no? We should not be of the flesh, you know, but of the spirit. So, put on the spirit. Put off the flesh. So, pwede nang hindi magkasala. Pero there is no such thing as sinless perfection. Kaya nga sabi ni John sa 1 John 1, hindi yung Gospel of John, yung 1 John 1, basahin nyo yung buong chapter, nakasaad doon na kung sasabihin mong wala kang kasalanan, niloloko mo yung sarili mo at tinatawag mong sinungaling ng Diyos. But if you confess your sin, He is faithful and just to forgive. No, so ang sinasabi doon ni John, imposible na ang Kristiyano hindi magkasala. Bakit? Nananalaytay pa rin sa ating katawan, sa ating flesh, yung sin nature na minana natin kay Adan tsaka kay Eva. Kaya habang nabubuhay tayo, kahit saved na tayo, mag-i-struggle pa rin tayo sa kasalanan. Kaya, kailangan nating mag-glorify. Ano ba yung glorification? Yan yung pagpinalitan na ng Diyos yung ating katawan. Mangyayari yan sa rapture, no? Magpasa resurrection natin. Yung pagka binuhay tayong muli ng Diyos, papalitan niya itong katawan na to na lumok sa kasalanan. Parang kanyang kasalanan kasi parang cancer, eh. Kinakain yung organs mo, gano'n, no? Na at least right now, wala pang solusyon ng cancer, no? So, unti-unti kang nilalamon, no? For example, yung may cancer sa liver, kailangan ng liver transplant.
yung may cancer sa lungs, kailangan ng ano, bagong lungs, no? Ganun din, yung buong katawan natin ay merong cancer ng kasalanan, kailangan natin ng bagong katawan, hindi lang bagong organ, kailangan natin ng new body. Mangyayari yan sa ating glorification at yan lamang ang tanging paraan para mawala yung ating propensity o yung tendency natin na mag-sin. So after glorification, pag napalitan na ang ating katawan ng glorified body, hindi lang tayo righteous, hindi na rin tayo pwedeng magkasala. So I hope nakatulong yan sa inyong pagkaintindi. No? Ano yung ibig sabihin ng untested holiness, probation? Bakit si Adan at si Eva lang ang merong yung free will, no? Kasi wala silang sin nature, eh. Pero lahat ng taong nabuhay after Adam and Eve, wala tayong talagang free will. Kasi meron tayong sin nature na nagtutulak sa atin, o nagbubuyo na magkasala. Kaya kailangan talaga natin ng grace ng God, ng kapatawaran ng Diyos, at yan ay mangyayari lamang sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan, nabuhay na maguli. No? At siya lamang ang pwedeng magsabi na ako lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sama kundi sa akin lamang. Siya lamang ang pwedeng solusyon sa problema natin sa kasalanan at kamatayan. So ulit, no, sino ba ang tao? Ang tao ay nilikha ng Diyos. No? At nilikha tayo ng Diyos, nakawangis niya. So isa pang dapat natin maintindihan, ano yung ibig sabihin ng kawangis tayo ng Diyos? No? Ibig bang sabihin tayo Diyos? No? Hindi po, no? Alam natin na ano yun, heresy. So anong ibig sabihin? Parang yung imprint ng seal. Alam niyo na yung ito yung nasa picture dito sa slide, no, nakikita natin. Pag pumunta kayo sa City Hall, nagpakasal kayo, kailangan merong seal ng gobyerno, no, ng government. So meron silang ginagamit na stamp. So yung stamp, pagka idinikit dun sa papel, yung image dun sa papel tsaka yung stamp, kagaya nito, ito yung stamp, ito yung, ewan ko kung papel ba yan o kahoy, magkapareho. Pero, ito ay hindi yung stamp. Ito yung original, eh, nandyan siya galing. So, ganun din, nuwangis lang ng Diyos, hindi ka naging Diyos. Meron lang tayong likeness, no, ng Diyos. So, anong ibig sabihin yan? No? In different dimension, meron tayong kawangis o kawangis ng Diyos. So, for example, sa ating soul, yung ating kaluluwa, katulad ng Diyos, meron tayong emotion, meron tayong will, yung kakayahan nating mag-decide, at meron tayong intellect, pag-isip, pag-unawa. No? Alam natin na ang Diyos ay may emotion, nagagalit siya, natutuwa. Of course, meron siyang will. No? So he willed na siya ang nag-decide na lumikha ng universe kasama tayong mga tao. Of course, meron siyang wisdom, may intellect siya, merong kakayahan na magplano, mag-isip, pag-intindi. So isa yan sa isang dimension ng pagiging kawangis natin ng Diyos. Isa pa, yung spiritual dimension. No? Ang Diyos ay espiritu. At sabi nga niya kay dun sa Samaritan woman, you know, God is a spirit and everyone who worship him must worship him in spirit and in truth. So espiritu siya. So binigyan tayo ng Diyos ng espiritu so that meron tayong connect sa Diyos. No, kung wala tayong spirit, wala kang connection sa kanya. Kumbaga magkaibang species kayo. Because God is a spirit. Para maintindihan natin siya, para magkaroon tayo ng relasyon sa kanya, kailangan meron din spirit din tayo. So binigyan tayo ng God ng element ng spirit, no, sa atin. No?
Iba po yung soul sa spirit. Yung spirit ang nagkoconnect sa atin sa Diyos. Meron din tayong morally, moral dimension na nagsabihin yung moralidad natin, isa din sa parte natin na kawangis ng Diyos. Meron tayong sense ng tama at mali. Alam natin na pag pumatay ka ng ibang tao, mali yun. Pag nagnakaw ka, inangkin mo yung hindi iyo, mali yun. No? Pero of course, sa iba-ibang kultura, iba-iba yung standard nila ng right and wrong. But nevertheless, meron tayong kaalaman, no? Meron tayong innate understanding na some things are wrong and some things are right. So yun ang kagaya ng Diyos, kasi siya yung standard ng right and wrong. Eh. So ibinigay niya rin sa atin yung kakayahan na yan na makapag-discern kung ano yung tama at mali. Isa pa, merong immortal dimension. Ang Diyos ay hindi namamatay, no? He's forever and ever. Although wala siyang simula, wala siyang katapusan, no? Ang tao may simula, pero wala rin tayong katapusan. Hindi namamatay ang ating spirito. So, pag namatay tayo, it's either nasa presensya tayo ng Diyos o nandun tayo sa mainit na lugar. Pero yung soul natin, spirit natin na hindi namamatay. Tapos physically, may physical dimension in a sense, kawangis natin ng Diyos dahil yung second person ng Trinity, si Jesus, ay may katawan. No? So, itong katawan natin ay someday mag-glorify. Mapapalitan ng katawan na hindi naaagnas, hindi nagkakasakit, at hindi nagkakasala. No? So, mag-glorify ang ating physical na katawan, katulad din nung kasing tulad ng ano ng glorification ng katawan ni Christ, no, nung nag-resurrect siya. So ang laki ng ano ng ibig sabihin ng kahulugan na tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. We are important to God. Special tayo sa mata niya. No? Ang ating worth o ang ating kahalagahan ay hindi nakasalalay sa sinasabi ng tao, ng society, o kung meron ka bang malaking bahay, o marami ka bang pera, meron ka bang pinag-aralan. Ang ating pong kahalagahan ay nakasalalay sa Diyos. Ginawa niya tayo para sa Kanya. Nilikha niya tayo para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Importante tayo sa Diyos. Wala po siyang ibang nilikha na katulad natin. Tayo lamang ang talagang nilikha niya na ang pakay niya ay makasama niya sa walang hanggan. So, ang susunod na tanong, sagot na natin yung tanong, no? Saan galing ang tao? Ang sagot, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Ang susunod na tanong na sasagutin natin, bakit ginawa ng Diyos ang tao? So, dun sa binasa nating passage kanina, sa Genesis 1:28, no, na ginawa niya tayong may pag-iisip, may kaalaman, kaya naatasan niya tayo na pangalagaan ng kanyang creation. So, pwede tayong mag-manage. No? Yung pong mga unggoy, ay hindi pwedeng utusan ng Diyos na mag-manage ng creation niya. Ang alam lang gawin ng mga unggoy ay kumain, matulog, mag-mate. Ganun, no? So, pero hindi sila marunong magplano, paano ipipreserve ang environment. Tao lamang may kakayahan, no, na mag-manage ng kanyang creation. Pangalawa, yung to obey God's morals, no? Ang gusto ng Diyos ay, kaya tayo ginawa ng Diyos ay maging moral creatures. Tingnan natin yung Genesis 2:16 ulit, no? Ano bang sinasabi dyan? Again, kung may Bible kayo, pwede nyo akong sabayan, no? Sa pagbasa, Genesis 2:16,
Nakalagay dito, "Then the Lord God commanded the man, 'You may freely eat fruit from every tree of the orchard, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die.'" So, ang tao lamang ang pwedeng i-test ng God, no, sa kanilang moralidad. Gagawin niya ba yung tama o yung mali? So, ang mga hayop po ay hindi tinetest ng God, no, kasi nga ang alam lang nila kumain, matulog. Instinct nila ang sinusunod nila para mabuhay. Tayo lamang ang likha ng Diyos na may morality. So, gusto niya na yung moralidad natin ay ayon sa kanyang standard. So, inutusan niya yung tao na sumunod sa kanya. Yun ang gusto niya, no? Nasundin natin siya. At kaya rin tayo nilikha ng Diyos ay para makasama niya o magkaroon ng relasyon sa kanya. Now, meron po nagsasabi na kaya tayo nilikha ng Diyos ay nalungkot yung Diyos, kumbaga wala siyang kausap. So, gumawa siya ng tao para may kausap. Hindi po totoo yun. ang Diyos po, si Yahweh, ay all-sufficient. Pinag-aralan na natin siya dun sa lesson natin ng God. Wala siyang kailangan para mag-exist. No? So, pero, ang kagandahan ng loob niya, nilikha niya tayong mga tao para ma-enjoy natin siya, makilala natin siya, at ma-enjoy natin yung relasyon sa kanya. So, bakit gumawa ng tao ang Diyos? Una, ginawa niya ang tao na mayroong sariling kakayahan na magkaroon ng kaalaman, no? At pag-intindi sa mga bagay-bagay. Tama lang kasi kung wala kang utak, paano mo makikilala yung Diyos? No? Kailangan mo ng intellect to know God. And then morality. Gusto niya moral, ginawa niya tayong moral creatures na katulad niya, no? Alam ang tama at mali, marunong sumunod sa kanya. Pangatlo, gusto niyang magkaroon ng kaugnayan sa atin. Kung napansin niyo sa chapter 3 ng Genesis, babasahin natin siya mamaya, na nakikipag-usap ang Diyos kay Adan, kay Eva, no? Pati dun sa Ahas, no? Naglalakad ang Diyos sa Eden, no? At tinatawag niya yung tao, si Adan, nasaan ka? This is after the fall. And we can safely assume na that's something that happened even before na sila nagkasala, na madala silang magsama at mag-usap ng tao. At yung isa pang dahilan, to perpetuate the human race, para dumami yung tao. So, isa po yan sa importanteng dahilan ba't ginawa ng Diyos ang tao. At ba't niya ginawang babae at lalaki para ma-perpetuate ang human race, para dumami yung tao na magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung hindi, hindi dalawa lang yung tao sa mundo, no? No, wala nang iba. The more the merrier. So gusto ng Diyos na dumami ang sangkatauhan, marami ang makakilala sa kanya at makasama niya, no, for eternity. Isa pang dahilan is to manage his created world. So napakalaki po ng kanyang nilikha. Walang scientist o dalubhasa ang nakakaalam kung gaano kalaki ang universe. So, in the same manner, wala pong nakakaalam kung gaano kalalim ang dagat. Wala pang nakakarating doon o nakakakita. So, malaki po yung responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa tao na pangalagaan ang kanyang nilikha. So, bakit tayo ginawa ng Diyos? Para makilala siya. Dahil tayo rational being, pwede tayo mag-isip at makaintindi. Ang ginawa niya tayo mga moral creatures para katulad niya ay nakakaalam tayo ng tama at mali. Gusto niyang magkaroon tayo ng relasyon sa kanya, ma-enjoy natin ang kanyang presensya, fellowship. At gusto niya rin dumami tayo, punuin daw natin ang mundo, no? At yung huli ay para pangalagaan natin ang iba niyang nilikha. I mean, aside from men.
So, ang ganda ng buhay ni Adan at ni Eva, no? So, perfecto ang kanilang, perfect ang kanilang environment. Hindi lang kailangang magsaka, no? Ang pagkain nila, pinupulot lang, no? Sa puno. At ang klima ay perfect, hindi mainit, hindi malamig, wala nga silang damit, hindi nila kailangan, no? Tapos nakakausap nila ng diretso ang Diyos. But kahit na perfecto ang kanilang environment, nasira ang lahat dahil lamang sa isang maling desisyon. So something bad happened. Ano po yung nangyari? So ito po yung tinatawag na fall ng mankind, ang kanilang pagkadapa na naging dahilan para magbago ang lahat. Maganda naging pangit, maliwanag naging madilim, yung buhay na walang hanggan naging kamatayan. Yung dating connection natin sa Diyos ay naputol. So paano ba nangyari ang lahat? So, titingnan po natin. Ngayon, gusto ko pong basahin natin. You know? So medyo mahaba ito, pero basahin natin kasi mas ma-appreciate natin yung Bible. Mas maintindihan natin, makikita natin kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. So babasahin natin yung Genesis 2. Basa natin sa verse 7 and then 15 to 25. Tapos dire-diretso hanggang yung buong chapter ng Genesis 3. Tapos habang binabasa natin, ay magbibigay po ako ng komentaryo. So again, English siya, pero sundan nyo kung meron kayong Tagalog Bible. So una sa 7. So the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living person. So, yung Diyos, no, minolde niya si Adan eh, galing sa lupa, from the ground. Tapos hiningahan niya, no, sa ilong, at nagkaroon siya ng buhay, at naging siyang living person. Saan ang galing ang life? Sa Diyos, no, Diyos lamang po ang pwedeng magbigay buhay. So, hindi ko po ba intindihan yung evolution na nagkaroon ng buhay dun sa primordial soup. How can a non-living produce a life? No? So yung rule ng science, sila mismo ang nag-violate, no? So anong nangyari pagkatapos niyang ginawa si Adan? Mag-jump tayo sa verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. So nilagay niya daw sa hardin si Adan para alagaan yung hardin. And the Lord God commanded the man, saying, "From any tree of the garden you may freely eat, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for on the day you eat from it, you will certainly die." Lalahanin natin na dito, wala pa si Eva. So, ang kausap ng Diyos, si Adan lang. Nilagay siya dun sa hardin at sinabi ng Diyos, nakikita mo ba lahat ng puno dito na may prutas, pwede mong kainin. Pero, mayroong prutas dito. Yung tinatawag na the tree of the knowledge of good and evil, hindi mo siya pwedeng kainin. Pag kinain mo siya, mamamatay ka. So again, ang kausap niya si Adan, wala pa, hindi pa ginagawa si Eva. Then the Lord God said, "It's not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." No? So ito na yung nagpaplano na yung Diyos na gumawa ng kapartner ni Adan. And out of the ground, the Lord God formed every animal of the field, every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called the living creature, that was its name. So si Adan, again, nag-iisa siya, wala pa si Eva, pinangalanan niya yung mga hayop. Hindi natin alam gaano katagal yan. Isang araw lang niya ba ginawa? Hindi natin alam kung... At saka, pwede nating i-assume na yung mga hayop ay walang mabangis. Kasi mahirap pangalanan yung leon kung hinahabol ka para kainin ka. So yung mga hayop nung panahon na yun, walang wild, no? Walang mabangis, lahat sila ay tame. So pinangalanan niya yung mga hayop. And the man
gave names to all the livestock, mga baboy, baka, and to the birds of the sky, and to every animal of the field. But for Adam, there was not found a helper or a partner suitable for him. No? So wala daw makitang katulad niya. Kasi yung mga hayop, aba, may mga kapartner, at least most of them, no, na pinapangalanan niya. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. So nung natutulog si Adan, kumuha siya ng rib, buto dito, no? At ginawa niyang babae, dun galing ang babae sa rib ng lalaki. May nagsabi na ang babae daw ay hindi kinuha sa ibaba, sa paa, para hindi maapakan, o sa tagili, para, or sa likod, no, para nasa likod siya. Kundi, hindi ko matandaan yung sinasabi, no, na, pero sa side, no, para someone who can walk with him. But anyway, wala yun sa Bible. Sinabi lang sa Bible, yung rib ni Adam ang binawasan at ginawang babae, si Eva. So, pre-present na ng God, no, si Eve. The man said, "This is now bone of my bone, flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Aba, pati si Eva siyang nagpangalan. "That is why a man leaves his father and mother and joins his wife, and they become one flesh." So, dito nagsimula yung unang marriage. No? So, they became one. Ibig sabihin, physically, yung union nila, no, as a man and a woman, babae at lalaki, union nila ang magpuproduce ng family, and then later on, the whole of mankind. So, yan ang paano ginawa ng Diyos si Adan at si Eva. "Adam and his wife were both naked, and they felt no shame." Wala silang damit, wala silang, hindi sila nahihiya. Kasi walang mali siya. Ito rin nagpo-point sa fact na sila ay banal, sila ay righteous, sila ay inosente. So, chapter 3. Ito na. Paano nga ba nadapa o nahulog ang mga tao? "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman," nagsasalita yung ahas, no? "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" So yung tanong niya pa lang, mali na eh. Kasi ang tanong niya, pinagbawalan ba kayo ng Diyos na kainin ng kahit anumang prutas sa hardin? Kahit anong prutas, bawal kumain, na sinasabi niya. So, siguro, ginugulo niya yung isip ni Eva. So, sabi naman ng babae, "Well, we may eat fruit from the trees in the garden." So, at least alam niya, no? Ibig sabihin, either hindi natin alam, hindi naman ang isang rule sa Bible, pag hindi malinaw, huwag niyong linawin. Wala namang sinabi yung Bible. Paano ba nalaman ni Eve yung utos ng Diyos? Most likely, either kinausap siya ng Diyos, inulit, or si Adan ang nagsabi sa kanya. So sabi niya, "We may eat fruit." Pwede naman nating kainin ang mga prutas dito sa hardin. Pero, ang ayaw niyang kainin namin ay itong nasa gitna ng hardin. Sabi niya, wag daw hawak, hipuin yun. O wag kainin. Pag ginawa mo yan, mamamatay ka. So, medyo nadagdagan, huwag hipuin. Sabi lang ng Diyos, huwag kainin. Siguro sabi ni sa akin to, dito sa Bible, "Don't even touch it with a 10-foot pole." Huwag mong, kahit na mahabang istik, huwag mong lapitan yung punong yan. So, alam ni Eva yung utos, no? Bawal kainin yung prutas. Anong sagot nung ahas? "You will not certainly die," the serpent said to the woman. "Aba,
Ano ibig sabihin yan? Sinasabi ni Satanas na sinungaling ang Diyos. No, pinagdududa niya si Eva sa salita ng Diyos. God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Ano pa ang sinasabi dito ni Satanas? Una, sabi niya, hindi totoo yan, hindi ka mamamatay. So, parang sinasabi niya, huwag ka maniwala sa sinasabi ng Diyos. Yung pangalawa, sabi niya, kaya lang ayaw ng Diyos na ipakain sa inyo yung prutas na yan. Kasi pag kinain niyo yan, magigi kayong katulad niya. So in essence, sinasabi ni Satanas kay Eva, madamot yung Diyos niyo. Ayaw niyo i-share yung superpower niya sa inyo. That's my language, no? Sa sarili kong version. Parang ganun, di ba? So sabi niya, huwag niyong paniwalaan yung sinabi niyang mamamatay kayo. Alam niyo ang demonyo, yung meron siya sinasabi na truth, no? Una, yung hindi ka mamamatay. Totoo naman, nung kinagat nila yung prutas, hindi naman sila namatay. Pero, ang katotohanan niyan, spiritually, at that moment, nung nag-disobey sila at kinain nila yung prutas, they died spiritually. Namatay yung espiritu na nagkukonek sa kanila sa Diyos. Totoo rin yung sinabi ni Satanas na pag kinain nila yung prutas, they will know good and evil. No, makikita natin yan sa last part ng chapter 3. So, anong nangyari? Naniwala ba? Kumagat ba si Eva dun sa tukso ng ahas? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, aba, sinimula yung tignan yung ano yung prutas. Mukhang siguro ripe at masarap tignan. No? And also, desirable for gaining wisdom. So, ibig sabihin, naniwala siya kay Satanas na magkakaroon siya ng special wisdom. Katulad ng Diyos. Magiging siyang katulad ng Diyos. Alam niyo ba yung kasalanan ni Satanas? Di ba gusto niyang maging Diyos? So, ganun din ang temptation niya kay Adan at kay Eva. Ayaw niyo bang maging Diyos? Magkaroon ng superpower na katulad niya. So, masarap siya, mukhang masarap. At, inisip niya, pag kinain niya, magiging siyang katulad ng Diyos, knowing good and evil. So, she took, and she ate. As nakalagay dito, she also gave some to her husband who was with her. Aba? Oh, kasama niya pala si, andun pala si, ano, si Adan. Hindi sinabi ng Bible kung umangal ba siya, kinorek niya ba si Eve. Ang sinabi lang, he took and he ate. Simple lang si Adan. Pagbigay sa kanya ng asawa niya, kinain niya. Then, sabi sa 7, the eyes of both of them were open and they realized, first thing that happened, pagkakain nila, no? Effect ng disobedience nila, they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Dati, wala lang sa kanila yung wala silang damit. Pero ngayon, anong nangyari? Nag-iba na yung pananaw nila. Nag-iba na yung perspective nila, no? Kung bakit naging masama na yung ano, yung pagiging hubot-hubad. Iniisip ko yung mga bata, tumatakbo, naliligo sa ulan, hubot-hubad. Wala lang mali siya, di ba? Pero tayo, hindi pwedeng maghubot-hubad kasi tayo yung malisyoso. So, anong nangyari? Nag-iba na yung pag-iisip ni Adan at saka ni Eva. Na-corrupt na, no? So, nagtakip sila ng katawan. And then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. They hid from the Lord God. Pangalawang effect nung sin nila, ayaw na nilang magpakita sa Diyos. Tinataguan na nila yung Diyos, no? So they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the men, "Where are you?" Sino ang tinawag ng Diyos? Si Adan. So, si Adan ang hinanap niya. Natandaan niyo, ang unang inutusan ng Diyos na huwag kainin yung prutas ay si Adan. No? Wala pa si Eva.
Tsaka siya yung head, siya yung unang nilikha. No? Siya yung nagre-represent ng mankind. So God held him responsible. So sumagot si Adan. Sabi niya, I heard you in the garden. Narinig ko. And I was afraid. Pangatlo, ngayon ang tao takot na sa Diyos. Na dati wala, nag-i-enjoy ka, nakasama yung Diyos, kausap ang Diyos. Aba, ngayon natatakot ka na sa Kanya. Because I was naked. Bakit naging problema ngayon yung nakedness mo sa harap ng Diyos? Because I was naked, so I hid. Dahil hubot-hubad ako, kaya ako nagtago. So, ang sagot ng Diyos, who told you were naked? Sino nagsabi sa iyo, ikaw ay hubo? Kinain mo ba yung prutas na sinabi kong huwag niyong kainin? Alam naman ng Diyos ang sagot dyan, di ba? Di ba niyan, alam natin na alam ng Diyos, right? So, binibigyan siguro ng Diyos ng pagkakataon ng tao na to take responsibility. Pero anong sagot niya? The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Sinisi niya si Eva. The woman you gave me. Actually, ang sinisi niya, Diyos. Ikaw eh, binigay mo kasi yung babae na yan sa akin. Diba? So, karamihan ng a lot of times, pag mayroong tayong nagawang kasalanan, kung sino-sino yung sinisisi natin. Eh, kasi mahirap lang ako, kaya ayan tuloy, hindi ako magnanakaw. Pero actually, ang sinisisi mo yung Diyos. Sinasabi mo, kung hindi mo ako ginawang mahirap, eh di, hindi sana ako nagkaganito. So, ganun din si Adan. It's the woman you gave me, you gave me. Binigay mo kasi siya sa akin. Tapos, pumaling ang Diyos dun sa babae. Ano yung ginawa mo? Sabi niya kay Eva. Sabi naman ng babae, na deceive yun, na loko, or na sa another word for deceive. No? So, naloko siya, no? Naloko siya ng ahas. And I ate. Tapos, kinausap naman ng Diyos yung ahas. Hindi niya tinanong yung ahas, kasi yung ahas alam niya ng masama, makasalanan. Ang sinabi lang ng Diyos sa ahas, parusa ka agad, no? Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. So bilang animal, hindi lang, kasi si Satan nagkatawang ahas. So yung ahas, naparusahan din, no? Siguro dati maganda siya, nakakatayo, nakakapagsalita. So ang parusa sa kanya ay gagapang siya. And you will eat dust all the days of your life. Dahil gumagapang ka, malapit sa lupa, nakakakain ka ng lupa. At, ito yung verse 15, I will put enmity between you and the woman, between her your offspring and hers. He will crush your head, and you will bite his heel. So, marami nagsasabi na itong verse 15 ang seed ng gospel. Ang sinasabi dito ng God dun sa ahas, yung magiging anak ng babae, isa sa magiging anak niya, ang dudurog sa iyong ulo, although ikaw ang tutuklaw sa kanyang heel, no? Yung book, ano ba to? Sa may paano, sa likod ng paa. Pero yung dudurugin ng ulo, tsaka tutuklawin yung heel, alin ang mas fatal, alin ang mas nakakamatay? Of course, yung dudurugin ng ulo. So, ibig sabihin, someday, yung anak ni Eva ang gagapi sa'yo, ang tatalo sa'yo. Pero magkakaroon ng enmity, ng away, no? Between you and the sons of Eve. Magiging anak ni Eva. Ibig sabihin, human, yung mga tao, laban sa demonyo. Pero balang araw, mayroong magiging anak si Eva, nagagapi sa'yo. Kaya marami nagsasabi na ito yung, sa verse 15, dito sa chapter 3 ng Genesis, meron ng pahiwatig ng kaligtasan na manggagaling sa anak ni Eva na si Jesu Kristo.
So, yung babae naman, sumunod na pinarusahan. Sabi ng Diyos, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So, yung daw panganganak, magiging masakit. So, ibig sabihin, kung hindi sana nagkasala si Eva, ay magiging madali ang panganganak. Yung pinakamasakit na karanasan ng babae ang panganganak. Pero at least, yung panganganak may katapusan eh. Pag nagmenopause ka na, wala nang, hindi ka na mabubuntis. So siguro age ng 50, hanggang 50 lang yung parusa sa'yo. Pain in childbirth. Pero yung sumunod, your desire will be for your husband and he will rule over you. Ano ibig sabihin nun, yung desire for your husband? Ibig ba sabihin, hindi ka mabubuhay na walang lalaki o walang asawa? Actually, yung word na desire, ginamit po ulit yan sa chapter 4 ng Genesis. Ito po yung tungkol kay Abel at kay Cain. Now, si Cain, nagbabalak siyang patayin, no? Si Abel. So, alam ng Diyos na meron siyang masamang balak. So, kinausap siya ng Diyos sa chapter 4 verse 6 ng Genesis. Sabi ng Diyos kay Cain, why are you angry and why is your expression downcast? Bakit mukhang galit ka? At yung itsura mo hindi maganda. Is it not true that if you do what is right, you will be fine? But if you do not do what is right, sin is crouching at the door. It desires to dominate you. Same word, desire. Sabi ng Diyos kay Cain, pag hindi ka nagbago, pag hindi mo ginawa yung tama, yung sin ay nasa labas ng pintuan, crouching at the door. Para siyang mabangis na hayop na, alam niyo yung leon bago ka niya sagpangin ay nagka-crouch, di ba? It lays low on the ground and then it jumps, no? So, ganun din, sabi ng Diyos kay Cain, sin is crouching at the door. Handang lumundag para sagpangin ka. So, yun pala yung ibig sabihin ng desire dyan. Gusto mong sagpangin ang iyong asawa. At, ang kasunod nun, and he will rule over you. So, dahil po sa fall, yung kasalanan na ginawa nilang dalawa, nasira ang relasyon ng mag-asawa. Ng nagrelasyon ng tao sa kapwa-tao. No? So, especially between man and woman. So, ngayon, yung babae, gusto nating i-dominate or kontrolin or sagpangin, devour ang lalaki. Ang lalaki naman, gusto kang i-dominate din, i-rule. No? Pero sabi diba ni Paul sa New Testament, ang babae dapat mag-submit, i-respeto ang lalaki. Ang lalaki naman dapat mahalin ang babae. Pero dahil sa kasalanan, malayong mangyari. Kaya mahirap mag-asawa. Mahirap mag-relate ang babae at lalaki. Kasi pareho silang nagtatry na i-dominate ang isa't isa. So, nagkaroon ng power struggle. Sinong masusunod? Ako o ikaw? So, dahil sa kasalanan, hindi lang nasira ang relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos, nasira rin yung relasyon niya sa hayop. Dati walang mabangis na hayop. Ano? Pero ngayon, mag-aaway na yung mga anak ni Eva at yung ahas. Naging na siyang wild na kinatatakutan natin. Di lang yun, nasira din yung relasyon natin sa isa't isa. Nasira ang relasyon natin sa tao. Hindi lang yun, kay Adan, no, ang parusa, because you listened to your wife and ate fruit from the tree. Ulitin natin, anong kasalanan ni Adan? You listened to your wife and ate fruit from the tree. Nakinig ka kasi sa asawa mo. So ano ba dapat talagang ginawa ni Adan? Dapat nakinig siya sa Diyos. Diba? Siya pa naman mismo ang inutusan. Wala pa si Eva. No? Pwede mong kainin maski ano. Ito lang. Isa lang. No? Nakinig ka sa asawa mo. Ibig sabihin, hindi ka nakinig sa akin. Hindi mo ako sinunod. So, application sa atin, hindi porke lahat ginagawa ang ganito, hindi kailangang maging in ka.
lalo na kung ang ginagawa nila ay saliwa sa utos ng Diyos. So dapat, ang susundin lang natin sa ating buhay ay ang kalooban ng Diyos. So dahil nakinig ka sa iyong asawa at kinain mo yung bunga ng punong iyan, curse is the ground because of you. So hindi lang nasira yung relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos, nasira yung relasyon niya sa mga hayop, nasira ang relasyon niya sa ibang tao, nasira rin yung relasyon niya sa nature. So ngayon, imbis na madaling magtanim, mabuhay, walang pawis, sabing ganun, curse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. So pati tuloy yung nature, mga halaman, fields, was placed under a curse. Sabi nga sa Romans somewhere na mayroong groaning, no? Nag-groan yung nature waiting for redemption, kagaya natin. So nasira ang nature. Hindi na siya madaling trabahuhin. As ang curse na to para sa lalaki, all the days of your life. At least yung babae may katapusan, no? Pag nagmenopause, di ka na mga mabubuntis, mga anak. Ang lalaki, magpapawis sila hanggang sa mamatay sila para lang maglagay ng pagkain sa lamesa. So, mahirap ang maging lalaki. Talagang mahirap ang hanap buhay. So, yung pong work ay hindi naman yun ang parusa, no? God made men to work, to cultivate the land, na alagaan yung nature, ganun. Ang parusa dito, yung hindi na siya masaya. Naging na siyang struggle. Kaya kung kayo ay mangingisda o farmer, no, or kahit saan ang trabaho, mahirap. No? Mahirap na daw kumita. Parang yun ang sinasabi ng Diyos. Para kumain at magpakain ng pamilya. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for thus you are, and thus you will return. Ito na yung physical death. No, hindi lang mahirap mabuhay, ang ending mo pa, babalik ka sa dust. No, so yung original plan ng Diyos, wala sanang kamatayan ng sangkatauhan, pero dahil sa kasalanan, ay makaka-experience na ng physical na pagkamatay ng tao. So Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Again, siya rin ang nagpangalan sa babae. Now the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Now pansin ninyo, ang damit na ginawa ni Adan at ni Eve ay dahon-dahon, no? Pero itong damit na ginawa ng Diyos sa kanila ay balat ng hayop. So, ang ibig sabihin niyan, mayroong hayop na namatay. At Diyos mismo ang pumatay sa hayop para damitan sila. So, maraming Bible scholar ang nagsasabi na parang nag-offer ang God mismo. No? Mayroong namatay kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May namatay na hayop para kay Adan at kay Eva. So, merong nagsasabi na ligtas si Adan at si Eva dahil Diyos mismo ang gumawa ng paraan para mabayaran ang kasalanan nila. Now, again, some don't believe this. So, it's up to you. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. So, tama. Pag kinain nyo yun, sabi ng Diyos, no, sa kanila, you will know good and evil. Sinabi din niya ni Satanas sa kanila, pag kinain niyo yan, magiging kayong katulad ng Diyos, you will know good and evil. So, nag-uusap ulit yung Trinity. Sabi nila ngayon, alam na nila yung good and evil. He must not be allowed, now again, ang tinutukoy dito si Adan eh, he must not be allowed, but of course, sabit dun si Eva, no? He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken.
Again, si Adan pa rin ang tinutukoy. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the Tree of Life. So bakit sila tinanggal sa ano? Sa hardin. Sarap pa naman ang buhay doon. Kasi daw, baka kainin nila yung bunga ng Tree of Life. Hindi na sila mamamatay. Ano ibig sabihin nun? Ano naman ang masama kung hindi na sila mamamatay? Di ba maganda yun? Hindi po. Kasi makasalanan na sila. So kung hindi na sila mamamatay, wala na silang pagkakataon iligtas. Hindi po ba? Ba, magigis silang parang ano, yung mga demonyo, yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos, naging demons. Wala silang kaligtasan kasi hindi sila namamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung hindi ka na mamamatay, aba eh wala na. Ibig sabihin sigurado nang diretso ka na sa impyerno noon kasi wala nang kaligtasan para sa iyo. So yung pagtanggal ng Diyos kay Adan at kay Eva is still an act of His grace and mercy. Sinisigurado niya lang na mayroong pagkakataon ng tao na maligtas pa. Otherwise, bakit pa kailangan magsatao si Jesus at mamatay sa cross kung ang tao ay hindi namamatay? But siya, in the first place, but pa siya magsasakataw ang tao kung ang tao ay hindi na namamatay? Ibig sabihin, kung naging tao si Jesus, hindi rin siya mamamatay. Nakuha niyo? So, napaka-importante po ng parte na to. Isa siyang demonstration ng kabaitan, kabutihan ng Diyos na binibigyan niya ng tao ng isa pang pagkakataon para maligtas sa kasalanan at sa kamatayan. So, yan po ang nangyari sa Eden, paano nagkasala ang tao. So, i-summarize po natin. Nakita natin dun sa binasa natin na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Satanas. Dineceive niya si Eve, tapos si Adan naman ay diretsahang hindi sumunod sa Diyos. Nakinig siya sa asawa niya, imbis na sa Diyos. No? At ano yung tukso sa kanila? Ang tukso ni Satanas sa kanila ay pagdudahan ang pagka-Diyos at ang salita ng Diyos. Sabi niya, you're not gonna die. Hindi kayo mamamatay. Hindi totoo yung sinabi ng Diyos. So, sinasabi niya na sinungaling ang Diyos. Naniwala naman yung dalawa. At pagdudahan ang pagka-Diyos niya. No? Sabi niya, madamot yung Diyos niyo. Ayaw niya lang kayong maging katulad niya. By the way, ano nga ba yung, bakit masama yung tree of good and evil? Ano ba yun? Wala namang bertud yung puno na yon. Ang evil kasi yung disobedience nila. No? Dahil sa kanilang disobedience, now they know evil. No? So before that, hindi nila alam kung ano yung kasalanan, ano yung disobedience, na yung pala yung magiging sanhi ng kanilang pagkahiwalay sa Diyos. Tapos magiging silang mamamatay sila. Hindi nila alam yun eh, bago nila kainin yung prutas. Tsaka yung evil, hindi pwedeng, wala pa yung power para solusyonan ang evil. Only God. Diyos lamang may kapangyarihan na kumbaga harapin at tugunan ang problema ng kasamaan or kasalanan. Tayo, helpless tayo sa mata o sa harap ng kasamaan. So ngayon, alam na nila, wala naman silang magawa. Like, alam natin yung kasamaan at kasalanan, wala tayong power, di ba? Kaya ang Diyos, ayaw sana niyang malaman natin at ma-experience natin yung evil. Yung good, okay lang eh. E paano yung evil? No? Wala tayong kapangyarihan para solusyonan ang problema ng evil. So, ang kasalanan, ang unang kasalanan ay nagsimula kay Satan. Kasi si Satan, unang ginawa ng Diyos ang mga anghel eh. Tapos somehow, bago dun sa creations to, dun sa Eden, yung chapter 2 na ginawa na si Adan, ay nagrebelde na si Satanas, no? At maraming anghel na sumanib sa kanya, sila yung mga naging demonyo, no? So, ang unang nagkasala ay si Satanas na nagrebelde sa Diyos.
gusto niyang maging Diyos, no? So, ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay hindi yung pagkain ng prutas. Kasi may nagsasabi, ang tindi naman ng Diyos, kinain lang nila yung apple, ay ang tindi ng kabayaran ng kasalanan. Hindi po kasalanan, hindi ang kasalanan hindi yung pagkain, kundi yung disobedience nila sa very clear command ng God. Inutusan sila ng Diyos na pwede mong kainin maski ano, wag lang to. Klaro. Hindi pa nila sinunod. Hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. At hindi lang yun, pinagdudahan nila ang Diyos. So they doubted the person and the word of God and they ate the fruit. So si Eva, naloko siya ng ahas o ni Satanas, pero si Adan ay deliberately disobeyed and sinned against God. Lantaran siyang sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya pinanagot siya ng Diyos. So, anong resulta? Again, medyo nabanggit na natin to kanina. Una, death became a reality. Nagkaroon na ang kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay spiritual at physical. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, tapos sabi sa Romans 5:12, just as through one man sin entered into the world and death through sin. Dahil daw kay Adan, nakapasok ang kasalanan at dahil sa kasalanan, nakaka-experience ng kamatayan ang tao. And so death, ang kamatayan, spread to all mankind because all sin. Lahat nagkasala. Wala pong tao na walang kasalanan. At dahil dyan, lahat ay mamamatay. Sa Colossians 2:13, and when you were dead in your wrongdoings and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our wrongdoings. So bago natin tinanggap si Jesus, lahat tayo ay patay spiritually. Buhay tayo physically, pero yung spirit natin, yung nagkukonect sa atin sa Diyos, ay patay. Sabi sa Romans 8:10, if Christ is in you, kung nasa inyo na si Kristo, though the body is dead, kahit na patay na yung katawan nyo dahil sa kasalanan, yet the spirit is alive because of righteousness. So yun ang kaibahan. Buhay ka physically, pero patay naman yung spirit mo, ibig sabihin, dahil sa kasalanan, wala kang relasyon sa Diyos. Pero kung tinanggap mo na si Kristo, kahit mamatay yung katawan mo, buhay ka pa rin dahil yung espiritu mo ay buhay dahil kay Jesus. Ibig sabihin ng buhay, makakasama mo siya sa eternity. So, hindi lang yun. Sa Ephesians 2:3-5, basahin ko, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. So, tayo pong mga Kristiyano ay binigyan ng lahat ng uri ng spiritual na blessing sa nanggagaling sa kalangitan na kung saan saan si Kristo. He chose us in Him before the foundation of the world that we would be holy and blameless before Him. Pinili niya raw tayo bago niya pagnilikha ang mundo upang maging banal at walang blameless, ibig sabihin malinis sa harap niya. So bago niya pakrinate ang mundo, alam niya na kung sino yung masisave. Buti na lang kasama tayo dun. Ano? So ito yung tinatawag na predestination. He predestined us to adoption as sons and daughters through Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of grace, with which He favored us in the beloved. So again, ang sinasabi lang dito ni Pablo, yung predestination, pinili tayo ng Diyos sa simula't simula para maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Dahil mabait tayo, no? Dahil daw sa good pleasure of His will. Gusto niya lang. Diyos siya eh. So, alam niya, ito, gusto ko ma-save siya, gusto ko ma-save. Hindi dahil sa mabait ka or karapat-dapat ka. Actually, walang isa man sa atin ang karapat-dapat na maligtas. So, pinili niya lang tayo out of the good pleasure of His will to the praise of the glory of His grace with which He favored us in the beloved. Dahil sa kagustuhan niya lang,
para sa kanyang kapurihan. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our wrongdoing. Kay Kristo, meron tayong kaligtasan dahil sa kanyang dugo at kapatawaran sa ating kasalanan dahil sa kanyang gracia which He lavished on us. Alam niyo ba yung lavish? Hindi lang puno, umaapaw pa. So yung gracia niya, umaapaw na binigay niya sa atin. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He set forth in Him. His plan of the fullness of the time. So He revealed His plan of the fullness of the times to bring all things together in heavens and things on the earth. So ang sinasabi po dito sa last part nitong Ephesians 2, no? So 4 and 5, di lang 5, no? Nasa verse 9 and 10 na. Yung plano ng Diyos na kaligtasan na nanggagaling kay Jesucristo ay kasama sa plano niya noon pa. Kahit wala pang heaven and earth. So yung grand plan ng God included Christ. So ano ibig sabihin nito? Na talagang bababa si Kristo, mamamatay siya sa krus, papakilala niya yung grasya niya, no? Yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Wow, anong ibig sabihin nun? Bago yun, dapat nating malaman na ang Diyos ay hindi pasimuno ng kasalanan. Hindi rin siya responsible for sin. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na kaya naman pala ako nagkasala kasi yun ang plano ng Diyos na magkasala ako. Mag-ingat tayo. Sabi ni James, no one is to say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil and He Himself does not tempt anyone. Wala siyang binubuyo na magkasala. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Kaya tayo nagkakasala dahil sa ating kasalanan. However, makikita din natin dito na for some reason, pinayagan niya o hinayaan niyang magkasala ang tao. Kasi maraming nagtatanong, di ba pwede naman pigilin ng Diyos? Sana hindi na lang niya pinabayaang pumunta si Satanas sa Eden, no? O kaya hindi na lang niya inutos na huwag kainin to. No? So siya naman yung nag-permit na pasukin ni Satanas yung hardin, tuksohin sila. Actually, totoo, kasama yun sa plano niya. Kasama kasi sa plano ng Diyos yung redemptive work of Christ. Kasama sa plano niya na dadating si Kristo, mamamatay sa krus para iligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. So, ibig sabihin, kailangan magkasala ang sangkatauhan. The fall must be part of His foreordained plan. So, tingnan natin sa Acts 2.23, saan natin makikita yan. Sabi, this man, capital M yung man, no? Ibig sabihin si Jesus yan. Delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. Ito yung preaching ni Peter, no? So, sa umpisa ng after na mag-resurrect si Christ. So, yung pagkamatay pala ni Kristo ay predetermined at foreknown ng God. Ibig sabihin, plano niya yun. No? Ano pa? Isa pang verse dito. So 1 Peter 1.18, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood, wala daw naliligtas sa pamamagitan ng ginto o pil, ano ba yung silver, no? Silver or gold. O sa mga walang saysay na pamumuhay nyo na namana nyo sa inyong mga ninuno. But you were redeemed with the precious blood, as of a lamb and blemish and spotless the blood of Christ. For He was foreknown, again, ayun na naman yung word na foreknown, before the foundation of the world, but has appeared in this last time for the sake of you who through Him are believers of God. So plano na ng Diyos si Christ bago pa nagkaroon ng mundo.
Revelation 13:8, all who live on the earth will worship him, everyone whose name has not been written since the foundation of the world in the book of life of the Lamb has been slaughtered. So, yung book of life ay gawa na, puno na, bago pa nagkaroon ng universe. Book of life ng Lamb. Book of life of the Lamb before the foundation of the world. So, bago pa nilikha ng Diyos ang hardin, si Adan at si Eva, meron ang Book of Life ng Lamb. So, ibig sabihin, parte ng plano ng Diyos na mamamatay si Kristo sa krus, siya yung sacrificial lamb para sa kasalanan ng tao. Pero bago siya mamatay, dapat magkasala muna yung tao. Nakuha nyo? So, isa pang dapat nating i-note, si Adan lamang ang tanging tao na may free choice. I think minention ko na siya kanina kasi wala siyang sin nature. Diba siya ay holy, innocent, no, righteous nung bagong gawa siya. Unlike lahat tayo, lahat ng nabuhay pagkatapos ni Adan at ni Eva, ay meron ng sin nature na namana natin sa kanya. So yung kasalanan ni Adan is unique sa kanya. Wanyo, siya lang talaga yung merong kakainin mo ba to o hindi. So yung choice niya ay hindi bunga ng tutulak or push ng sin nature niya kasi wala siyang sin nature. Eh. It's really of his choice. Free choice niya kaya nakinain niya yung prutas, silang dalawa ni Eva. Meron kasing tatlong klase ng freedom. Absolute freedom. Yung walang pipigil. Talagang kahit ano pwede mong gawin. Now, Diyos lang ang meron yan. Kasi lahat tayo, like yung freedom. Pag sinabi mong absolute freedom, pwede mong gawin maski ano. Kung nagda-drive ka, kung type mo, pwede kang mag-drive ng 90 kilometers per hour dun sa road na 30 lang. Anong mangyayari? Hulihin ka. So, in that sense, wala kang freedom. Di mo pwedeng gawin lahat ng gusto mo. No? So, ganun din, akala natin may freedom tayo. Gusto kong angkinin yung bahay mo. No? Kasi, pwede kong gawin maski ano. Di pwede. Baka barilin mo ako, di ba? Trespassing. So, there is no such thing as absolute freedom for us. Ang meron lang absolute na freedom is God. He can do whatever He wants. Gumawa siya ng impyerno, gumawa siya ng anghel, pinayaan niya maging demonyo. Aba, God siya. He can do that. No. Now, yung freedom na hindi influenced by sin nature, tatlo lang ang meron yan. Si Adan, si Eva, tsaka si Jesus. Si Jesus kasi wala rin siyang sin nature. Eh. Diba? Although pinanganak siyang tao, dahil nilukuban ng Holy Spirit si Maria, hindi niya namana yung prinotektahan siya ng Holy Spirit from inheriting Mary's sin nature. Nakuha niyo? So, wala siyang sin nature. Ganun din si Adan tsaka si Eva. So, in that sense, yung decision nila is purely theirs. Walang ibang nagbubuyo sa kanila. Hindi kagaya natin na meron tayong sinful nature na nagbubuyo sa atin, na gumawa ng mali. No? So, mas madaming freedom si Adan tsaka si Eva sa atin. Now, si Jesus, ganun din, wala siyang sin nature. Pero hindi siya pwedeng mag-sin kasi holy siya tsaka God siya, eh, di ba? So, yun ang kaibahan ni Jesus kay Adan tsaka si Eva. Si Adan tsaka si Eva pwedeng mag-sin. Si Jesus hindi pwede. Tapos yung freedom na hindi totoong freedom dahil merong puwersa na nagbubuyo sa atin, naggumawa ng ayaw mong gawin. Lahat tayo. Yan tayo. No? So in that sense, hindi talaga tayo free. No? There is no such thing as freedom na unfettered or unbounded or absolute. No? Diyos lang ang merong freedom o kalayaan na gawin ng kahit ano. Kung medyo meron kayong mga tanong, hindi nyo maintindihan, no?
pwede niyong ibigay yung tanong niyo sa teacher niyo, dun sa facilitator niyo, na ultimately, pwede naman nila nalang kontakin si Willis o kaya ay kaming mga nagtuturo ng kanyang material. At hopefully, pwede kaming makatulong, no, sumagot kung medyo malabo. Some of these are hard, no, to understand. Kahit nga explain, medyo hindi siya madaling i-explain. So, si Adan, nagkasala siya within the confines of the sovereign will of God. Ibig sabihin, yung fall niya, yung kasalanan niya, in a sense, ay hinayaan din ng Diyos. No? Pero hindi siya binuyo ng Diyos magkasala, o hindi Diyos ang may kasalanan. That's something that James was talking about. No? Na hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos sa kasalanan mo. So, ang misteryo ay inalaw ng Diyos na magkasala, inalaw o binayaan ng Diyos na magkasala ang tao. Tapos hindi lang yun, ay pinarusahan niya pa yung tao nung magkasala ito. So, yan ang misteryo. Actually, tanong din niya nung mga unang mananampalataya kay Pablo. Sabi ni Pablo sa Romans 9, what shall we say then? There is no injustice with God, is there? Far from it. So, hindi ba parang unfair naman ng Diyos? Binayaan kanyang mag-sin, tapos sisisihin ka rin niya. And then sa verse 19 ng Romans 9, you will say to me then, why does he still find fault? Eh, bakit pa siya naninisi? Eh, sino ba ang pwedeng kumontra sa kalooban niya? Eh, kung gusto niyang magkasala tayo, tapos sisisihin niya pa rin tayo. No? Para bang unfair yun? Anong sagot ni Pablo? On the contrary, who are you, foolish person, that you answer back to God? Sino ka na mangmang na tao na ano ba yung answer back to God? Yung parang nakikipagtalo ka sa Diyos. Tapos may kasunod pa yan na verse na ang clay ba o yung putik pwedeng magreklamo dun sa potter, dun sa gumagawa ng naghuhulma dun sa clay para maging pot or vase. No? Pwede ka bang magreklamo? Bakit mo ginawang palayok? Sana ginawa mo akong vase. Nasa ano yun? Nasa potter yung freedom, yung kapangyarihan na gawin ka ayon sa kalooban niya. So, ganun din ang sinasabi ni Pablo. Anong karapatan nating magreklamo sa Diyos? Diyos siya, pwede niyang gawin ang gusto niya. So, yun po ang mystery. So, yun ang mystery. That God allowed man to sin. Pinabaya niya tayong... Kasi ang tanong, pwede man niya tayong pigilin. Pero hindi niya pinigil si Adan at si Eva. Pinermit niya o pinayagan niyang magkasala. Bakit? Kasi kasama sa plano niya yung pagdating ni Jesucristo bilang tagapagligtas sa kasalanan ng sanglibutan. So, in summary, so nung nagkasala ang tao, hindi lang sa naka-experience ang tao ng kamatayan, both physically and spiritually, nag-iba rin ang pagkatao ng tao. Medyo naging ano na siya, well, sinful. Sabi sa Psalms, behold, I was brought forth in guilt, and in sin my mother conceived me. Kahit nasa sinapupunan ka pa lang ng ina mo, makasalanan, may kasalanan ka na. Kaya nga yung mga bata, as soon as they can talk, pag marunong na silang magsalita, marunong na rin magsinungaling. Dahil nananalaytay na sa atin yung kasalanan na namana natin sa ating unang magulang, si Adan at si Eva. And dahil sa kasalanan, we are under God's judgment. At dahil sa sin nature, hinahabol natin ang kasalanan. Wala tayong interes sa mga spiritual na bagay. Kaya sabi ni Paul, but a natural man, yung natural na tao, sabihin yung walang espiritu, does not accept the things of the spirit. Ayaw mong tanggapin yung mga bagay-bagay na spiritual. They are foolishness to him. Kalokohan lang sa iyo, kung hindi ka pa Christian, yung mga spiritual na bagay. And besides, hindi mo siya maintindihan. Bakit?
kasi ang mga espiritual na bagay ay maiintindihan mo lamang sa pamamagitan ng espiritu. Ay kung patay ang espiritu mo, wala kang kakayahan umintindi ng mga espiritual na bagay-bagay. So, ang hirap pala ng katayuan at kalagayan ng mga tao na makasalanan. Patay ang espiritu mo, wala kang connection sa Diyos. At dahil din dyan, dahil patay ang espiritu mo, wala ka rin interes sa mga bagay-bagay na importante sa Diyos, o mga spiritual na bagay. Kalukuhan lang siya sa iyo. Ang mga makasalanang tao ay under eternal punishment. Ibig sabihin, merong tayo ay nasa ilalim ng parusa na eternal, no? Sa kabilang buhay. So, sabi sa Matthew 25:41-46, then he will also say, that's God, he will say to those on his left, depart from me, you accursed people, kayong mga sinumpa. Biro mo, pang makasalanan ka pala, nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Depart from me. At saan ka pupunta? Into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. Sa impyerno ang punta mo. No? Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos para sa mga demonyo, hindi para sa mga tao. Pero nung sinunod kasi ni Adan at ni Eva ang demonyo, instead na yung Diyos, pinakinggan nila yung demonyo, yung ahas, instead na yung Diyos, by default, parang nagpa-under sila, no, sa pamumuno ng demonyo. Kaya nga maraming verses na nagsasabing, ama nyo, demonyo. No, kasi totoo, no, lahat ng makasalanang tao ay under sa kapangyarihan ng demonyo, ni Satan. No? At ang patutunguhan ng demonyo, ang siya rin magiging destinasyon mo kung hindi ka maliligtas. This will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So yung pong impyerno ay eternal punishment. Yung langit ay eternal life. So of course, pag nasa Diyos ka, ikaw ay buhay. Pero pagka nasa impyerno ka, o malayo ka sa Diyos, death yun, no? Death means separation from God. Hiwalay ka sa Diyos. So, ang lugar na hindi tahanan ng Diyos ay ang impyerno. So, kung wala kang relasyon sa Diyos, yun ang patutunguhan mo. Kasama ng kampo ng demonyo na nagrebelde sa kanya. So, sa Bible po, mayroong tinatawag na Hades. Siya po yung pinupuntahan ng mga hindi saved. No, impyerno sa Tagalog. Now, yung mga napupunta po sa impyerno ay conscious, kagaya ng istorya ni Lazarus at yung mayamang tao. Parehong namatay, yung mayaman napunta sa impyerno, si Lazarus napunta siya sa bosom of Abraham, no, nandun si Abraham. At yung mga ligtas, naligtas nung bago dumating si Christ. So, ang tawag po dun sa lugar na pinupuntahan ng mga patay ay Sheol. So, mamaya po, mayroong illustration na magpapaliwanag ng lahat ng ito. So, meron din pong tinatawag na Lake of Fire. Ano po ang kaibahan ng Hades, yung impyerno, sa Lake of Fire? Magkaiba po yung dalawang yan. Nasabi sa Revelations 20:14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. See, yung impyerno, lahat ng nasa impyerno napunta o tinapon sa lake of fire. Ang ibig sabihin, isa pang tawag dun sa lake of fire is Gehenna. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, pag wala daw yung pangalan mo dun sa Book of Life of the Lamb, pupunta ka dun sa Gehenna or sa Lake of Fire. Yung pong, ang pinag-usapan natin kasi saan pupunta yung mga hindi ligtas. Ang mga hindi ligtas, walang relasyon sa Diyos, makaka-experience sila ng eternal death, which means sa impyerno ang punta nila. At meron pong iba-ibang degree sa impyerno, alam niyo ba yun? Merong
madilim at malalim, nandun yung mga tinatawag na Tartarus, nandun yung mga anghel na nagrebelde sa, well, we will find out later. Tapos ang kanila pong parusa ay base sa kanilang trabaho. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Akala nila, kung nagpakabait sila, depende sa pamumuhay nila, pupunta sila sa good place pag namatay sila. Pero hindi po yun ang paraan ng kaligtasan ng Diyos. Isa lang pong paraan ng kaligtasan ng Diyos, at yun po ay sa pamamagitan ni Kristo. So, ang paghukom po sa kanila ay base sa rejection nila kay Christ. No? Gusto nilang masave sa works. There's no works that will be enough para iligtas mo yung sarili mo. At isa lang po ang pag-asa natin sa buhay. Just as it is destined for people to die once, and after this comes the judgment. Ibig sabihin, ang pag-asa lang ng kaligtasan ay habang nabubuhay ka. Pag namatay ka na, wala nang chance. No? So habang buhay ka pa dito sa lupa, dapat gawin mo na yung tamang desisyon. At ang desisyon pong yan ay tanggapin ang kaligtasan na nanggagaling kay Jesucristo. Hindi po natin pwedeng iligtas ang sarili natin sa kamatayan at sa impyerno sa pamamagitan lamang ng ating sariling gawa. Si Jesus lamang po ang only way. No one comes to the Father but through me, sabi niya. Paano naman yung mga Kristiyano, yung mga ligtas? Ang mga Kristiyano po ay yung mga taong tumanggap na kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang ibig pong sabihin, inamin nila na hindi nila pwedeng iligtas ang sarili nila, hindi nila kayang iligtas ang sarili nila sa kasalanan at sa kamatayan. Si Jesus lamang ang tanging daan. Parang sa sinabi nila kay Jesus, tinatanggap ko na yung pagkamatay mo sa krus, yung buhay at pagkamatay sa krus, pagkabuhay na muli, ang tanging paraan para ako'y maligtas. Yung pagkamatay mo sa krus, ang tanging sapat na kabayaran para sa aking kasalanan. Parang sinasabi mo na, I can't save myself, no one can save me except you. No, so yun na, yun ang mga Kristiyano, dun mga naniniwala at tumanggap kay Kristo. So, ang Bible ay nagsasaad na may tatlong klase ng imputation. Ano ba yung sabi imputation? Yung pagsalin. No? For example, yung kasalanan ni Adan ay nasalin sa ating lahat. Damay-damay na lahat ng anak niya pinanganak sa kasalanan. Tapos, yung kasalanan ng tao ay nasalin din kay Kristo. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:21, He, God, made Him, Jesus, who knew no sin to be sin in our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So, yung walang kasalanan, si Jesus, naging makasalanan kasi lahat ng kasalanan ng tao ay inilapat sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng imputation, o sinalin o inilapat sa Kanya. So, imbis na tayo yung parusahan, lahat ng kasalanan isinalin o nilipat kay Jesus, kaya siya ang naparusahan. And He Himself brought, si Jesus, brought our sin in His body up on the cross so that we might die to sin and live for Him. In righteousness, by His wounds you were healed. So, siya mismo, hindi lang sa ang Diyos ang naglapat ng kasalanan ng sangkatauhan sa Kanya, si Jesus din mismo ay naging willing na akuin ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan at binayaran niya ito sa krus nung namatay siya doon. Yung pangatlong imputation o panglapat, sa Romans 5:18-19, ito pa rin yung paano isinalin yung kasalanan natin sa Kanya. So then, as through one offense, the result was condemnation to all mankind. Ang tinutukoy dito si Adan, dahil sa kasalanan niya, no, lahat tayo tuloy na kondemo, na parusahan ng kamatayan. So also, through one act of righteousness, the result was justification of life to all mankind. In the same way, dahil kay Jesus, sa act of righteousness niya, yung
kanyang kabutihang loob, no, na inako niya yung kasalanan natin sa krus, ay nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Dahil sa hindi pagsunod ng isang tao, si Adan, naging makasalanan ang lahat. Pero dahil sa pagsunod ng isang tao, and that is Christ who became man, all will be made righteous. Lahat tayo na maniniwala at sasampalataya sa Kanya ay magiging righteous o tapat o tama, holy, banal. So nakuha nyo yung parallel, no? Si Adan, dahil kay Adan, ang kasalanan niya ay na-impute sa atin, nasalin sa atin. Yung dahil sa disobedience niya, lahat tayo naging makasalanan din at naging hiwalay sa Diyos, nagkaroon ng under curse ng God. Si Jesus din, dahil sa kanyang obedience, dahil sa kanyang righteousness, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay ganun din, no? Magiging malilipat din o mahahawa. May impute sa kanila, mahahawa o malilipat sa atin ang sumampalataya, ang kabutihan at yung righteousness ni Christ. Through one sin, naging sinner lahat. Through one righteous act, naging righteous lahat ng sumampalataya sa kanya. So yung kasalanan ni Adan, nasalin o nalapat sa tao, sa lahat ng tao. Yung kasalanan ng tao, nasalin o nailapat kay Kristo. At yung righteousness naman ni Christ ay naisalin at nailapat din sa mga mananampalataya. Kaya sabi sa Romans 3:21-22, "But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ." So kung sumampalataya ka kay Kristo, nalapat o naisalin din sa iyo ang righteousness ni Christ. Kasi yung righteousness ni Christ lang ang katanggap-tanggap sa Ama. Kaya pagpunta natin sa langit, pagharap natin sa Diyos Ama, kapag ang suot mo lang ay yung sarili mong mabuting gawa, hindi ka makakapasok. Pero pag suot mo yung righteousness ni Christ na siya lamang katanggap-tanggap sa Diyos, ay welcome ka sa langit. No, kasi suot mo yung righteousness ni Christ. For as through the one man's disobedience, the many were made sinners, si Adan yun. Also through the obedience of the one, then many will be made righteous. I think pinag-usapan na yan natin kanina. So tayo mga Kristiyano ay anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at naniwala sa Kanya ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So anak tayo ng Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo at tinanggap na siya bilang tagapagligtas, anak na ng Diyos. Isa pa, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Sabi sa Romans 8:9, "However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Presently, we are transformed." That pangatlo na yun. No? So, yung Romans 8:9 lang. "Indeed, the Spirit of God dwells in you." Nakatira sa atin, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Pag iniisip ko yan, talagang mahirap paniwalaan. Mahirap din siyang intindihin kasi yung Holy Spirit, third person in the Trinity, and yet, nananahan siya sa atin. God Himself in us. Mahirap siyang intindihin. Pero nevertheless, yun ang tinuturo sa Bible. No? So, ang mga Kristiyano, anak ng Diyos, tinitirahan ng banal na Espiritu. At hindi lang yun, unti-unti niya tayong binabago para maging kawangis tayo ni Kristo.
Now, merong nagsasabi na ang mga Kristiyano daw binabago ng Diyos para maging kawangis ni Adan nung bago siya nagkasala. Hindi po tama yun. Ang object ng God ay maging kawangis tayo ni Kristo, hindi lamang kawangis ni Adan. Kasi kung kawangis lang tayo ni Adan, sabihin, pwede ka pa rin magkasala. Pero kung kawangis ka ni Kristo, ikaw ay banal, kagaya ni Kristo. So yun ang pakay ng Diyos sa buhay natin. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters. So ang purpose ng God sa mga Kristiyano ay unti-unting baguhin para maging kawangis ni Kristo. At tatapusin niyo yan kasi sabi nga ni Pablo, no, sa sulat niya sa mga taga-Pilipay, I am confident of this very thing, that He who began a good work among you will complete it by the day of Christ. So tatapusin niya yung mabuting ginagawa niya sa buhay natin. Ibig sabihin, balang araw, magiging kawangis ako ni Kristo. No, minsan nawawalan ako ng pasensya sa sarili ko. Pero itong promise na ito ang nagbibigay sa akin ng encouragement at confidence na yung aking pagbabago ay trabaho ng Diyos mismo. Siya ang gumagawa sa buhay ko para unti-unti akong maging kawangis ni Kristo. Yan ang tinatawag na sanctification. Our sanctification is guaranteed. Garantisado yan. Sabi niya, inumpisan ko sa iyo, tatapusin ko. Pero, it will take our lifetime. So, gagamitin niya yung Biblia. So, kailangan magbasa tayo at mag-aral ng Bible. Obedience, kung ano yung napag-aralan mo, dapat i-apply sa buhay. Experience and time. Yung spiritual maturity po, hindi pwedeng paspas o hindi pwedeng madaliin. You know, kasi kailangan ma-experience natin yung katotohanan ng salita niya sa pang-araw-araw na buhay natin. No, pagka naka-experience ka ng masakit, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, either through death or nagtaksil sa'yo. Pag binitray ka ng mga kaibigan mo, nawalan ka ng trabaho. And then good times, bigla kang dumami yung pera mo, marunong ka bang humawak ng kayamanan. No? So, yung mga lahat ng experience natin sa buhay, kailangan i-apply natin yung kaalaman natin na nanggagaling sa salita niya. At habang tayo masunurin sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, ay sigurado po na unti-unti ang ating pagbabago. Pero habang tayo nabubuhay, hindi po pwede na makaiwas tayo. Pwede kang umiwas sa kasalanan, pero hindi pwede yung magiging sinless. Why? Kasi yung katawan natin ay puno, meron tayong sinful nature. So, nasa nature natin, natural na sa atin ang magkasala. Na tayo ay natural na selfish. No? Ayaw natin na hindi tayo komportable, inuuna natin yung sarili natin. So, kung honest lang tayo, wala naman tayong purong motibo. No? Meron kahit na tumutulong tayo sa iba, meron pa rin tayong mga selfish motives, no? Kasi makes us feel good, di ba? Ganun. Dahil po yan sa sin nature natin, di natin maiwasan. Mawawala lang yan pag dumating na yung glorification. Pag pinalitan na ng Diyos yung ating katawan, bibigyan niya tayo ng katawan na hindi na maaring magkasala. Mangyayari lang po yan sa panahon ng ating resurrection, sa rapture. So, ngayon, ang buhay Kristiyano po ay hindi madali kasi meron tayong tatlong kaaway. Una, totoo po si Satanas at ang kanyang mga kampong Diablo. Kaya nga sabi ni Jesus, ng God, no, doon sa garden, yung anak ni Eva, tayo yun. At yung si Satanas ay magiging magkaaway. No, sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Efeso, finally be strong in the Lord, maging matatag kayo sa Panginoon. Umasa kayo sa kanyang kalakasan.
put on the full armor of God so that you can stand firm against the schemes of the devil. Yung demonyo, maraming schemes. Ibig sabihin, laging nagpaplano kung paano ka padadapain, paano ka magkakasala. Sabi niya, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So, ang kaaway po natin ay mga hindi nakikita. No? So, minsan, iniisip, ba't ba ang gulo ng mga kapitbahay namin, lagi kaming ginugulo, o yung pamilya namin, lagi nag-aaway. I think most of the time, ang demonyo ang nasa likod, no, ng mga conflict na na-experience natin o mga pagsubok sa buhay. So, may nanggugulo sa buhay natin kaya hindi madali ang buhay Kristiyano. Actually, hindi lang naman Kristiyano ang ginugulo niya. Satan hates men, no? Kaya gusto niya mamatay ang mga tao, especially mamatay na hindi ligtas. So, mayroong demonyo na nanggugulo sa buhay natin. Pangalawa, nandito pa rin nga yung sin nature natin. Kaya sabi ni Paul, no, yung mga ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Tapos, pasalamat siya kay Kristo, who have crucified the flesh. Ibig sabihin na siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin, no? Sa problema natin sa kasalanan. So, meron tayong makasalanang nature. So, habang buhay tayo, meron tayong struggle with sin. Hindi yan mawawala hanggang palitan ng ating katawan. So, may kaaway tayo, si Satanas, sin nature natin. At pangatlo, ang mundo. Ano ba yung ibig sabihin ng mundo? The friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Huwag daw tayo makipag-kaibigan sa mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung mahalin mo ang mundo, ibig sabihin hindi mo mahal ang Ama. Whosoever is born of God overcomes the world, and then be not conform to this world. Ang tinatawag na world dito, yung world system, hindi yung, well, yung planet. Ang world system ay nasa kamay ng kaaway. Natatandaan nyo nung tinukson ni Satanas si Jesus, no? Isa sa mga temptation niya. Tingnan mo ang kaharian ng buong mundo. Ibibigay ko to sa'yo, sambahin mo lang ako. Hindi siya kinorekt ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na, oy, ah, hindi yan sa'yo. Because it's true, nasa kamay ni Satanas ang mundo. Kaya kahit saan ka tumingin, politiko, business, world ng business, education, yung mga paaralan, entertainment, like yung mga gumagawa ng movies, drama, ayan, nasa kamay ni ng kaaway, kaya madumi. No? Mga kaibigan akong mga business, nasa may sariling business, hirap sila kasi mayroong lagay, may corruption, ganun din sa gobyerno. Tapos yung education system natin, anong tinuturo? No, na ang tao ang sentro ng buhay, na be the captain of your soul, do whatever you want, follow your own dreams. Nasaliwa sa turo ng Biblia. Huwag na nating banggitin yung evolution, nagaling tayo, aksidente lang tayo, hindi tayo nilikha ng Diyos. Sa mga turo na malayo sa turo ng Diyos. Ganon din yung ano sa entertainment industry. O entertainment world, huwag kayong masyadong maniwala sa mga napapanood nyo sa sine, sa internet. Karamihan yan ay lumalabas sa galing sa ating kaaway. Yung pagiging sakim, greedy, kagustuhan mo na magkaroon ng lahat ng material comfort. No? Gusto ko ng malaking bahay, magandang kotse, bragong gadget. It's of the world. No? Ang dapat importante sa atin ay ang Panginoon at ang kalooban niya. So yun, hindi madali ang buhay Kristiyano dahil sa tatlo nating kaaway.
ang demonyo, ang mundo, at ang makasalanan nating katawan, yung sinful nature natin, yung flesh na tinatawag minsan sa Bible. But hindi ibig sabihin talunan tayo. Again, God is at work in our lives, sanctifying us para maging kawangis tayo ni Kristo. At saka yung promises ng God is true. Pagdating ng panahon, papalitan niya yung katawan natin, so tapos na. Wala na tayong sinful flesh. Ilalagay niya tayo sa langit, ay wala na yung world doon. Ano? Ang nagahari sa langit ay ang Diyos. No? At ikukulong niya na si Satanas at ang kampo niya sa lake of fire, sa Gehenna. So, ligtas na tayo dun sa tatlo. So, yun ang kanyang pangako. Pero habang nabubuhay pa tayo dito, we have to be aware na yung tatlo na yan, ang kontra, no, sa pamumuhay natin, na yung kagustuhan nating mamuhay sa kalooban ng Diyos. So, ano mangyayari sa ating kinabukasan? Pag namatay ang Kristiyano, yung katawan natin ay pupunta sa libingan, maaagnas, pero ang ating kaluluwa, ating spirito ay diretso sa langit. Sabi ni Paul sa Philippians 1:21-23, "For me to live is Christ, to die is gain. But if I am to live on the flesh, this will mean fruitful labor for me. I don't know which to choose. I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better." So, sabi niya na hindi ko alam kung anong gusto ko. Habang nandito ako sa lupa, ibig sabihin, kapiling ko kayo, nakakatulong ako sa inyo. Pero kung ako'y mamatay, nandun ako sa presensya ni Kristo. So to depart and be with Christ. So ibig sabihin, pag namatay siya, diretso siya sa presensya ni Jesus. So ang Kristiyano, pag namatay, although maagnas ang ating physical na katawan, ating kaluluwa at spirito ay diretso sa langit sa presensya ng Panginoon. So yung resurrection ng ating katawan, yung resurrection po ay yung isa pang term na kaugnay sa ating resurrection, yung glorification. Yung katawan nating naagnas ay bubuhaying muli at magsasanib ang ating spirito, kaluluwa na nasa langit, at yung katawan nating glorified, yung mangyayari sa rapture. So, yung katawan na mag-glorify o mariresurrect, ay katawan mo pa rin, parang si Kristo nung na-resurrect siya, mukha niya pa rin, boses niya pa rin, diba? Pati yung butas ng kamay niya, nandun pa rin, pati sa tagiliran niya. So, ibig sabihin siya pa rin, mukha niya pa rin, personalidad niya pa rin. So, ganun din, pag ako'y na-resurrect, marirecognize niyo pa rin ako yun. Si Esme yan na, si Willis yan na. Although siguro, na kung parang si Willis, sabi niya, may buhok na siya, wala na yung malaki niyan dyan, at mas gwapo ka na. Ganun. Pero ikaw pa rin. At makikilala ka pa rin ng mga tao na ikaw. Ibig sabihin, same body. But, it will be radically transformed. Ibig sabihin, napakalaki ng pagbabago. Kasi hindi na siya mamamatay, hindi na siya magkakasakit, hindi na siya magugutom, at higit sa lahat, hindi na siya magkakasala. Yan po ang ating kinabukasan. So ngayon, meron tayo ditong diagram, no, na nagpapaliwanag kung ano ang kinabukasan ng mga tao, no? Pag namatayang tao, saan pupunta? So, sa isang sulyap, parang mahirap siyang intindihin. Pero, sisikapin ko pong maging malinaw ang paliwanag nitong illustration na to. Dahil na ipaliwanag ko na yung mga ibang terms, no? Like, heaven, lake of fire, Hades, mas madali na natin siyang maintindihan. So, nakikita nyo ba itong cross na to? No? So, ito po yung panahon na dumating si Christ. So, bago po natin yan tignan, ibig sabihin yung mga nangyari dito sa kaliwa, yung kaliwa ko, kanan nyo, ay nung bago pa dumating si Christ. Lahat ng nandito sa kanan ko ay, itong tinuturo ko dito,
at lahat ng magaganap at naganap pagkatapos bumaba ni Kristo. So bago po dumating si Kristo, lahat ng namamatay ay pumupunta sa tinatawag na Sheol. Ang Sheol po ay puntahan ng mga namamatay. Ngayon, ang Sheol po ay may dalawang compartment, kumbaga may dalawang room. Yung isang compartment, compartment A, ang tawag is a place of torment or Hades. Ito po yung impyerno. Lahat ng hindi ligtas, by the way, bago po dumating si Kristo, hindi naman Christian ang tawag sa ligtas, di ba? Ano lang, saved, faithful, no? Mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos. So, yung mga namamatay na hindi pinili ng Diyos, hindi ligtas, hindi saved, hindi faithful, pumupunta sila dito sa Hades. Ang Hades po, ang tawag ay place of torment. This is for the unfaithful or the unsaved. Yung room B o compartment B, ang tinatawag na paradise. Or, sa Luke 16, Abraham's bosom. So, si Lazaro po, dahil buhay pa si Christ, hindi pa siya namamatay sa cross. So, nung namatay si Lazaro, pumunta siya sa bosom ni Abraham. Maintindihan nyo later kung bakit. So, again, to summarize, ito pong Sheol, ang puntahan ng mga patay. Patay na save at hindi save. Sa loob po ng Sheol, may dalawang compartment. Yung compartment A ay para sa mga hindi ligtas, yan po yung impyerno. Yung compartment B para sa mga ligtas, tinatawag na paraiso or bosom ni Abraham. No? Ngayon, dito po sa Hades, may tinatawag na Tartarus eh. Yan po yung kulungan ng mga masasamang anghel, masasamang demonyo. Pag-aaralan natin kung sino yung mga demonyo na yan. No? So, ibig sabihin, sa impyerno pala, may degree din. Kumbaga sa preso, may Bartolina or isolation room siguro. Anyway, so ito yung mga nangyayari sa mga namatay. Ligtas at hindi ligtas at hindi ligtas bago namatay si Kristo sa krus. Ngayon, nung dumating si Kristo, namatay siya sa krus. Pagkamatay niya, nabuhay siyang muli after the third day. Alam niyo ba? Ah, by the way, may number po yan. 1, 2, 3, 4. Tapos may mga verses. So, dahil sa libro niyo, meron po kayong kopya nito sa libro niyo. Pag-uwi niyo sa bahay niyo, tignan niyo yung mga verses pag-aralan niyo. So, balik tayo dito. Pagkamatay ni Kristo, nabuhay siyang muli after the third day. Umakyat siya sa langit. Sa langit po ay may templo. At inalay niya ang kanyang dugo sa templo sa langit. Once and for all, para sa kasalanan ng sangkatauhan. Pagkatapos niya umakyat sa langit at mag-offer ng kanyang dugo, bumaba po siya ulit sa Sheol. At kinuha niya yung mga kaluluwang naghihintay sa paraiso. Bakit naghihintay itong mga to? Hindi pa sila pwedeng pumunta sa langit dahil hindi pa nababayaran ni Kristo sa krus ang kanilang kasalanan. So pagkamatay ni Kristo at nabayaran niya na ang kasalanan ng lahat, ibig sabihin ng lahat, mga taong nabuhay bago dumating si Christ, no? Mula sa panahon ni Adan, at lahat ng taong mabubuhay hanggang sa walang bago mag new heaven and new earth. Binayaran na ni Kristo sa krus. No? So kaya binalikan niya yung mga nasa paraiso at inuwi niya na sila sa langit. Ngayon po, nasa panahon tayo ng church age. Yung church age po ay nagsimula noong nung bumaba yung Holy Spirit, Pentecost. Matatapos siya sa rapture. So lahat po ng mga naging mananampalataya mula ng Pentecost hanggang sa rapture ay tinatawag na church. No? So sa rapture, kukunin yung church. Di ba? Mararapture. At doon din tayo mariresurrect. Magkakaroon tayo ng bagong body.
So, pagkatapos niyan ay merong 7-year tribulation. By the way, ayokong masyadong explain yung detalye ng tribulation, ano mangyayari sa future, dahil merong separate na chapter dyan, no? So, ang ini-explain po natin dito kung saan napupunta yung mga kaluluwa, no? Ng mga namamatay na save at be saved. So, during the church age, pag tayong mga Kristiyano na member ng church, pag namatay tayo, diretso tayo sa langit. Di na tayo pupunta ng bosom of Abraham. Why? Wala nang tao dyan. Di na kailangan. Parang waiting place lang kasi yan eh. Why? Kasi nabayaran na ni Christ yung utang natin, kasalanan natin sa cross. So pag namatay ang Kristiyano, diretso na siya sa langit. So, pagkatapos ng tribulation, 7 years yun, actually 3.5 lang yun, last 3.5 ng 7, ay merong tinatawag na 1,000-year reign of Christ. Nabababa si Kristo at siya ay mamumuno bilang hari dito sa mundo for 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, itong mga nandito sa Hades bubuhayin, haharap sa Great White Throne. Hindi dahil itatry sila, kundi they've been trying. Ibig sabihin napatunayan na sila hindi ligtas. Ang mangyayari lang sa Great White Throne, diba doon yung bubuksan yung mga books, kasama dyan yung Bible, tapos yung Book of Works siguro. Pero yung siguradong book, yung Bible, tsaka yung Book of Life. Pag wala yung pangalan mo sa Book of Life, sorry ka na lang, kasama ka dun sa itatapon, sa Gehenna, which is the Lake of Fire. So yung Great White Throne ay para po sa mga hindi ligtas. Mga galing dito sa impyerno, at saka lahat ng taong nabuhay na hindi ligtas. No, from beginning hanggang sa panahon na to. Pero lahat ng ligtas na Christian, ligtas na, nasa langit na kasama na si Christ. Actually, pagbaba ni Christ, kasama tayo niya, nabababa din. Dahil we will be reigning with Christ for 1,000 years. Again, yung detalye niyan ay pag-uusapan natin sa susunod dun sa chapter ng future things. Mga anghel din na nasa Tartarus ay itatapon din dito sa Lake of Fire. Habang tayo naman, after ng 1,000 years, ay makakapiling ni Kristo dun sa tinatawag niya New Heaven and New Earth. Exciting, di ba? Kaya nga sabi ni Paul sa Thessalonians, minsan-minsan pag-usapan niyo to, you encourage one another by talking about these things. Kasi kahit gaano kahirap ang buhay, at kahit gaano ka uncertain, you know, ang ating kinabukasan, sigurado ang ating katapusan ay magiging kasama natin ang Diyos, no, for eternity. So again, alam kong maraming naglalarong tanong sa isip nyo. Pag-uusapan natin ang detalye ng future things sa, hindi ko alam kung anong chapter, pero pag dumating tayo dun sa chapter na yun.